So ngayon guys, sasagutin natin ang tanong ng mga magjowa na kumuha na ng bahay o lupa kahit hindi pa po sila kasal. Okay, so by the way, sa mga hindi pa po na-update, pwede na po tayo mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan kahit mag-boyfriend o mag-girlfriend pa lang po. But of course, subject for approval ni Pag-ibig. Okay, so ang tanong ng bayan, Cons Alex, paano kung pinagtagpo pero hindi tinadhana? Naku, ang sakit nun! Anyways, what I'm trying to say guys is what if hindi po natuloy yung kasal or what if nag-break up po sila in the middle? Okay, so anong mangyayari sa bahay? So under the co-borrower status guys, both names will appear in the title. So in the event po na gusto pong ibenta ng isa ang bahay, it would not be possible without the consent of the other sa co-borrower status po. Now, what if dalawa kayong nagbabayad pero isa lang yung borrower? So isa lang po ang mag-appear sa title. So take note guys, sa mga may plano po mag-avail, hindi po mag-require si Pag-ibig Fund ng co-borrower pag sufficient po ang income ng principal o yung first borrower. So suggestion ko po, yung sino po ang mas maliit na income, siya po yung mag-principal para kailangan pa niya ng partner for the co-borrower status. So what if nasyuta yung isang partner? Fully paid na ba yung buong property? Hindi pa po guys, yung portion niya lang po. So for example, meron pong 1 million na loan. 600,000 is ang portion ni principal. 400,000 naman kang co-borrower. So kung si principal po yung nasyutay, 600,000 lang po yung fully paid. Okay, yung 400,000 is kailangan po siyang ipagpatuloy ni co-borrower. Alright, so yun po. So sa mga mag-boyfriend and girlfriend dyan na plano kumuha ng bahay para after nakasal nila, meron agad malilipatan, pwedeng-pwede po guys. So I hope you will have a happy ending and walang mga brillantes at Moira breakup stories. Okay. Thank you so much for watching. And again, my name is Alex, your friendly neighborhood consultant representing Hanap Bahay Corporation. See you on our next video. Thank you. Like and subscribe for more.